Sa pagpapatuloy ng ating serye, ang pagpapakilala sa ating mga veterano at mga limot ng comics illustrator na nakapagdibuho rin sa comics, isang batch na naman ang aking pinili upang sa ganoon ay magkaroon sila ng chance ang makilala rin at mapagbalik ang tanaw ang kanilang mga naging contribution sa comics sa panahong naging aktibo sila dito at bilang pasimula. Unahin natin ang veteran comics illustrator na si Eddie O. Ramos. Nagdibuho siya sa mga comics ng Binipayo Publication noong early 1960s na pinamamatdugutan ni Mr. Sil Evangelista. Isa sa early illustration niya dito ang kwentong Isang Tagpo ng Katotohanan. Katandem ang former comics writer novelist and movie director na si Celso Ad Castillo. Since then, naging aktibo na siya sa pagdidibuho sa comics at marami pa siyang kwentong naiguhit. Nakatandem niya si Rick Espirito sa kwento nitong Hatol ng Lipunan. After Binipayo Publication, gumawa rin siya sa mga comics ng Atlas Publication. Dito ay nakatandem niya si Dades Gomez sa kwento nitong Imbitasyon sa Impyerno na nalathala sa Hiwaga Comics noong 1969. Nakatandem niya si Billy Ubildarisay sa kwento nitong May Katwiran si Medel. Si T.E. Duarte ay sa pagsisisi at marami pang iba. Sa Atlas din niya naiguhit ang nobelang San God ni Soyla at Ed Plaza, kung saan naging co-illustrator niya dito si Piping Calusa noong 1974. Kinuha siyang layout artist ng Atlas Publication at nakasama niya dito si Vic Poblete na art director naman ng Naturang Pasulatan. Ganun man, nagpatuloy pa rin siya sa pagdidibuho sa comics. May mga katatguhit din si Eddie Ramos na ginawa. Isa dito ang Multo sa Apartment 99 at ang cartoon strip na Starsky. Iginuit din niya ang kwentong Serenato at ang kanyang pangarap na nalathala sa Affiliated Publication at sinulat ni Fernando Doria. Paalam sa Kahapon ni Armando Corace. Takara ni Joe Dalde. Naglalaro ng Apoy ni Rafael Villamin. Iniwasang Kapalaran ni Danny Ocampo at marami pang iba. Iginuit niya ang Spider-Boy na sinulat ni Genesis Cordero at nalathala sa Pinoy Kids Comics noong 1996. Unfortunately, yumao siya noong August 1, 2020. Isunod natin si Romy Gopo. Naging contributor din siya sa mga comics ng Binipayo Publication noong early 1960s na katulad ni Eddie Ramos. Marami rin siyang iginuit na kwento dito at ilan sa kanyang mga early illustration ay ang mga kwentong sinulat ni Tomas Salinas sa Ang Mareklamong Duwende ni Rogelio Lim Lopez, Sa Kilabot ng Sandaigdigan ni Raimundo Biray, Sa Kinasangkapang Pag-ibig. Si Levi Jen Pabelan ay nakatandem niya sa Luntiang Daigdig. Si Conrado Diaz sa Maging Sino Ka Man. Agent Morales ni Greg Ponce. Si Liserio o mas kilala bilang Rio Oreta ay nakatandem niya sa mga kwento nitong Mga Labing Nagkukulay Dugo, Rosa Magdalena at iba pa. Nakatandem din niya si Sil Evangelista at Celso Ad Castillo sa nobela nilang Tartaro. Naging contributor din si Romy Gopo sa GMS Publication kung saan nalatala ang iginuhit niyang kwentong Nagkukulay Dugo ang Samurai ni Rio Oreta at Kahit Itapon Mo Kay Satanas. Nang lumipat si Romy Gopo sa RAR Publication ni Mars Ravelo, iginuit niya dito ang kwentong Pamahiing Ano Yon ni Boy Baltasar. Dito rin niya nakatandem si Mars Ravelo at Renato Mendoza sa nobela nilang Taga sa Bakal. At ang Jesus Iscariote na sinulat naman ni Mars Ravelo at Ellie de Guzman. Iginuit niya ang nobelang Virgo de Vera, Pinakamalinis na Tao sa Mundo, na sinulat ni Rick M. Torres. Sa pagkakaalam ko, matagal na rin siyang yumao.
Si Semyon Manahan Jr. o mas kilala sa comics na Jun Manahan ay nagdibuo rin sa comics ng Benepayo Publication. Nabigyan siya ng break na makapagdibuo dito ng editor nitong si Mr. Sil Evangelista. Isa sa una niyang kwentong iginuit dito ang Pusali sa Ulap na sinulat ni Freddy Villegas at nalathala sa Vista Comics noong 1962. Ang ilan pa sa mga kwento niyang iginuhit sa Benepayo ay ang Matamis na Paghihiganti ni Emilio Miranda Cruz, Matibay na Sandigan ni Rudy Cantiveros, Punso sa Sapang Kawayan ni Greg Garcia Cruz, Pulang Bulaklak ng Rosas ni Mario E. Canayan, at marami pang iba. Nagdibuo rin si Jun Manahan ng mga one-page comedy strip. Ilan dito ang Nabigong Kahilingan ni Don Dison, Nagdilihensya Si Mio ni Pedro Abarico, at Baka Sumaklolo ni Eli Danganan. Naging contributor din siya sa mga comics ng GMS Publishing hanggang 1967. Noong 1968, lumipat siya sa book illustration at naging chief artist illustrator sa Abiba Publishing House. Noong 1974 ay naging graphic designer siya sa PCAARRDDOST. Sa kasalukuyan ay aktibo pa rin siya sa mga commission artwork na ginagawa niya at pumalaot din siya sa mundo ng painting at nag-exhibit ng kanyang mga gawa. Ang isa pa sa obrang ginawa ni Semyon Jun Manahan ay ang mural painting for Jefferson Health sa New Jersey noong December 2019. Si Jun Rogacion ay naging comics illustrator din sa Benepayo Publication noong early 60s na pinamamatnugutan din ni Mr. Sil Evangelista. Ilan sa mga kwentong naiguit niya ang Batong Puti na sinulat ni Billy Obil Dalisay at Corazon na sinulat ni MB Kabuhat. Nang makita ko ang mga dibuho ni Jesus Rogacion, napakalaki ng pagkakahawig nito sa isa ring veteran comics illustrator na si Joe Gatchalian kung saan siya humugot ng impluensya. Ang ikalima ay si Manny Miranda na dibuhista rin at naging contributor sa mga comics ng Benepayo Publishing noong early 1960s. Ilan sa mga iginuhit niyang kwento ay ang Bagong Maton na sinulat ni Angel C. Reyes. Sinubukan din niyang magkatatguhit at ilan dito ang kanyang mga obrang Munti, Mas Mabilis at Ang Gupit, Shortcut. Sa susunod, muli tayong pipili ng iba pang grupo ng mga veteran comics illustrator na ibabahagi ko sa inyo upang pagbalikang tanaw ang kanilang mga naibahagi sa comics. Sila na mga limot ng personalidad na minsan sa kanilang mga buhay ay pumalaot din sa larangan ng pagdidibuho. Sa pamamagitan ng aking Comics Page TV ay mabibigyan natin sila ng kaukulang pansin at pagpapahalaga upang sa ganoon ang mga kabataang nasa henerasyon ngayon ay magkaroon din ng chance ang sumulyap sa isang bahagi ng nakaraan na may kinalaman ng isa sa pinakapopular na libangan noong panahon ng kanilang mga lolo at lola, tatay at nanay, ang comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.